Magandang araw mga bossing. Kumusta po kayong lahat? Ngayon mga boss, nandito po tayo sa sitawan naman nitong isa natin tropa. Mayroon tayo dito mga boss, sitaw na pinatanim sa tropa natin. Itong bagong variety ng Condor Seeds. So ito mga boss ha, at ipakita namin sa inyo ang brand ng variety. Kung ano ito, napakahusay dito mga boss na variety ng sitaw. So ngayon mga boss, bago pala ang lahat mga boss, shout out muna kay Sir Jomar Villamar. Siya po yung yung technician ng Condor Seeds na nagbigay sa amin itong variety ng sitaw na pinasubok. So ito pala mga boss yung yung variety ng sitaw. Ilap muna natin. Star Premium, yan. So itry nyo lang mga boss, dyan sa mga supply, itanong nyo kung available ito sa malapit yung lugar. So ito mga boss, kasi ito binigay na ito sa atin ng technician ng Condor Seeds ni Sir Jomar Villamar. Pinasubok niya ito sa atin. So ang ginawa ko naman ito, Sir Jomar, hinati-hati ko ito sa iba-ibang farmers para marami yung makasubok kung tanim itong variety na ito. So ito, isa ito si Boss Francing ang nabigyan natin na pinatanim natin sa kanya. Yon, maraming salamat sa iyo, Sir Jomar Villamar. Eh ano mo yung bunga niya? Itaas mo kung ano ang haba. Kaya ang haba pala ng bunga nito sitaw na to. Ako po, ang kahaba lang pala. Mahahaba lang. Ilang araw na ba yan sitaw mo? 40 araw. Tapos nakailang pataba ka na dyan? Tatlo. Tatlong beses ka pala nagpataba? Buhat ng kanya muli. Pangapat pangalan ko to pag nakapita sa kausa. Buhat nung maitanim mo siya, nakatatlong pataba ka pa lang dyan. Lang. Madala lang ako magpataba ng sitaw eh. Madala lang. Tapos ano yung pataba na ginagamit mo naman dyan? Complete. Triple 40 at saka urea daw mga bossing. So ito mga boss, ang magandang variety ng sitaw. Ito nga yung Star Premium ng Condor Seeds. Ang kinaganda nito mga bossing na napansin ko sa variety na ito, ikumpara natin sa ibang variety ng sitaw, kasi ang dahon niya, hindi siya madahon. Malinit ang dahon niya, saka hindi siya masyado masinsin ang magdahon. Madalang siya magdahon, tapos maliliit pa. Pero grabe siya mamunga. Ito yung pagkakaiba niya sa ibang variety ng sitaw. Kasi itong sitaw nga kasi, pag yung ibang variety nga, sobrang lago ng dahon nito. Ang ginagawa pa nga dito ng ibang farmers, ginugupit nila yung ibang dahon, binabawasan. Kasi nga, mahirap na mag-spray pag sobrang kapal ng dahon. Hindi mo na mapatay halos yung mga insekto, mga aphids, mga uod. So ito siya, hindi mo na kailangan na bawasan ng dahon. Kasi ang dalang nga niya magdahon, no? Tapos maliliit. Hindi siya madahon. Pero mabunga siya. So ito mga boss yung kinaganda ng variety ng Star Premium na sitaw. So maraming salamat kay Sir Jomar Villamar, assigned technician dito sa Nueva Ecija ng Condor Seeds. So nabigyan tayo niya ng sample para ipasubok ka sa atin at saka sa iba pa farmers. So ang ginawa ko nga rin ito mga boss, yung 1/4 kilo na seeds ng sitaw, hinati-hati ko sa iba't ibang farmers, iba't ibang tao, para marami yung makasubok na ganito pala yung business na ito. Maganda pala siya, malalaki, mabunga, mahaba. So yun mga boss ha, doon sa mga boss natin na mga nagtatanim ng sitaw, malawakan man o backyard gardening man. So ito mga boss, isa ito sa mahusay na variety ng sitaw na nakita ko at nasubukan ko. Kasi may tanim din ako mga boss ito sa tabi bahay lang namin at maliit ka lang yung area. So maganda siya mga bossing, maganda magbunga at saka mahaba. Wala ka nang hanapin pa, mabunga talaga siya at saka yung dahon niya eh hindi siya madahon. So hindi mahirap magpuksa ng mga insekto. So dito, 40 days, maaga pala yung maturity dito, 40 days nag-harvest na sila. Kaunti lang ito mga boss, ang naibigay ko yung boss plan kasi pinaghati-hati ko sa ibang tao. Ang napunta sa kanyang seeds eh nasa more or less siguro ito mga 500 seeds, pero sabi niya may mga namatay rin daw na ibang puno. So mamaya mga boss, tingnan natin pagkatapos na mag-task kung makailang kilo makakuha na dito na bunga. Eh sobrang haba naman talaga ng bunga na sitaw na ito. So doon sa mga boss natin na mahilig magtanim ng sitaw at naghahanap ng magandang klaseng variety, dito mga boss, isa na ito sa napatunayan ko at nasubukan ko na variety ng sitaw na maganda naman talaga.
So tingnan niyo lang dyan sa inyong mga lugar na mga agri-supply, itanong-tanong niyo na lang kung available to. Kung hindi naman available sa agri-supply dyan sa inyong lugar, pwede ito mapos mabili sa online. Available naman ito sa Shopee, itong Star Premium binhi ng sitaw. Maganda ito, mabusin talaga sitaw na ito. At saka ito, yung sinubukan ko ito, nagluto ako sa bahay. Kahit na medyo uber na siya sa araw, ano siya, maganda siyang kainin. Wala siyang ano, wala siyang mga hibla-hibla na pag kinakain mo. Malambot siya, mabusin. At saka pagdating naman sa market, ayan ito, quality naman talaga siya. Kasi isa rin ito sa uri na sitaw na nakikita ko sa bagsakan doon sa sakitan pag nagpupunta kami. So isa rin siya sa kilala na variety ng sitaw na magandang itanim. At maganda rin pagkakitaan, lalo pag medyo mataas yung presyo ng sitaw, makikita rin. So yan mga boss ha, doon sa mga nagtatanim ng sitaw na nahihirapan maghanap ng maganda variety. Kasi itong sitaw ay napakaraming klaseng variety naman talaga. Mayroon sa Swiss, at meron sa Chaitai, meron din sa Seedwork, kung ano-ano mga company. Meron din sa Ramgo, meron din sa Green Seeds. So iba-iba. Ito naman sa Condor naman ito, mga bossing. Kaya dito, panalo dito si Francing sa sitaw na ito. Kasi mabunga naman talaga. Ito ang tanim ko sa tabi bahay ko, samahan ng binhi na ito eh. Ilang buwan na ba ito sa akin? Tatlong buwan na yata ito eh. Halos hindi ko pa inalaga at laga ng husto eh. Grabe naging bunga, mga bossing. Matindi siya, mamunga talaga, lalo pag yung nag-pick harvest na siya. Ito pag inabot ito ng 60 days, makita nyo, at pagbalik ko nito, mga boss, mas matindi pa yung bunga na yan. Mas marami pa yan. At balikan ko pa ito pag nag-pick harvest na ito, para makita natin kung gaano karaming bunga talaga makuha. Dito sa higit ko mulang 400 puno. Ito kanyang talagang sitaw. Eh mga boss, oh, grabe siya, mamulaklak, oh. Kaya ang bunga niya ay matindi rin. Medyo ano pa, mga boss, na hindi pa siya masyadong malago, kasi yung ibang sanga eh maliliit pa, hindi pa masyadong mahaba. So siguro mga after 2 weeks pa ito, yung mga sanga niyan eh bumulaklak na rin yan. Kaya parami na parami yung bunga niyan. Kaya sa gitna ng balagi sa ibabaw, oh, wala pa dito, wala pa bunga doon sa may gitna. Puro pala ito sa hiding ang kinukuha nila, oh. Kasi maliliit pa yung bunga doon, mga mura-mura pa, hindi pa pwede harvestin. Ito sa mga siding ang unang lumaki, kasi ito naman yung unang tumubo na baklak sa mga siding. So abangan nyo lang, mga boss, ang next update ito. At pag nag-harvest ito, ibabalikan ko para mabalitaan kayo, mga viewers natin, para magka-idea sila kung kayo kung ano ba talaga ang magandang variety na sitaw na maganda itanim. Dito, mga boss, hindi kayo magsisisi rito, sabihin ito kung sakali man ito masubukan yung itanim. Kasi hindi pa nakasubok nito. Talaga maganda, mga boss, mabunga talaga siya. Tsaka hindi siya masyadong takaw sa spray, madali siyang patay ng mga insekto kasi nga yung dahon niya hindi makapal, hindi siya madahon. So dito ng araw eh ang ginagawa ni boss para sa pataba eh complete triple protein na saka urea. At matipid ha, natatlo beses para sa pataba sa loob ng 40 araw. Kasi nga daw sabi niya eh every 10 days daw sila papataba lang dito. So mamaya, mga boss, at patapos sila yung video at malalaman natin kung makailang kilo sila mapita sa bunga dito. Para mga boss natin ang mga naghahanap lagi ng mga maganda variety, ay malamang ito na, mga boss, yung ano, yung isa sa pinakamahusay na variety na sitaw na nakita ko at nasubukan. Talagang mahaba, masipag siya mamunga at malalaki magbunga. Ika nga, wala ka nang hanapin. So dyan sa mga boss natin na mahilig magtanim ng mga gulay-gulay, mahilig mag-backyard gardening, pwede nyo, mga boss, ito subukan. May nabibili ito, mga boss, sa, ano, sa online ng nakasashi lang. Hindi ko lang matanda kung magkano yung isang sashi. Maliit lang na siya na sashi, mga boss. Parang wala pa yata halaga, wala pa yata isang 10 piso yung isang sashi dito pang backyard gardening. Tapos meron din siyang 250 grams, 500 grams at 1000 grams yung pakete nito. At meron din nakalata.
Makita nyo mga boss sa Shopee kung sakali mang mag-search kayo at subukan nyo. So, tingnan nyo mga boss, unang pitas pa lang yan, oh. Pero kadami na bunga. Diba, ang kapal. At saka maganda rin ito mga boss, yung nilagyan ng plastic mulch. O, diba? Kaya mahawan. At hindi siya makulisap. At may plastic nga. Tapos yung pagitan naman, in-spray yata, i-planting yan ng herbicide naman. Kaya mahawan. Ayun sa puno, hindi na, siyempre may plastic nga. Ginawa mag, ano, ginawa sila gumalaw, oh. Ganda, subaybayin nyo mga boss ito, ha. Next video nito at balikan ko ito pag nag-pick harvest. Tingnan natin mga boss kung gaano ba talaga kalupit at katindi yung bunga nito talaga, ano, makukuha rito. Kasi dito sa akin kasi ito sinubukan ko sa tabing bahay ay talagang matindi ang bunga. Napakarami naman talaga. Kaya wala ka na rin hanapin. So mga boss, ito yung napita sila. Nakakuha sila dito ng 8 kilo. Dito sa kanilang 400 puno ng sitaw. Unang harvest, naka 8 kilo silang nakakuha. So hanggang dito muna ako mga boss. Bye bye muna. Abangan ang next video. Bye bye.